Teka lang. Hello, Ms. Zen! Saan po kayo ngayon? So, nakapila tayo ngayon para sa US visa. Mula noon, bucket list ng mga Pinoy ang magpunta sa Amerika. Kaya, talaga namang pinaghahandaan ang visa application process. Excited, a little bit nervous, alam mo naman. Kasi they said na meron dyan, hindi nakakapasa. So, for me naman, makapasa or hindi, it's okay. Sana. Kasi gusto ko rin makasama yung sister ko. Pero simula noong September 28, bago na ang proseso. What? Kung dati kasi appointment lang sa US Embassy ang kailangan, ngayon may hiwalay pang appointment sa bagong US Visa Application Center o VAC. Dito yan sa Parkall Building 8 sa Paranaque. So nakapila tayo ngayon para ma-experience kung paano nga ba talaga maging aplikante para sa US Visa. Simple lang naman, kailangan sumunod sa lahat ng instructions. Dala ang inyong printed appointment letter, application form, at passport pumunta sa VAC 15 minutes before your schedule. Bibigyan ka ng number at aakyat sa third floor. Uh-oh. Teka, bawal to eh. Paalala, bawal ang telepono, iPad, vape, at iba pang gadgets sa security area. Okay. Sa loob ng Visa Center, kukunan ka ng picture at biometrics, and then you're done. Dito pa rin naman sa US Embassy magsisimula ang ikalawang yugto ng inyong visa application process dahil dito nagaganap ang visa interview. Bagamat tila humaba pa ang application dahil sa dalawang appointments, inaasahang mas mabilis ang proseso at mas maraming slots ang mabubuksan para sa mga aplikante. Noong 2023 kasi, record high ang inilabas na visa ng US Embassy na umabot sa 30,000 immigrant at higit 300,000 non-immigrant visas. Bukod sa dumadami ang nag-a-apply, mataas din kasi ang approval rate ng Pinoy applicants. For non-immigrant visas, the approval rate is about 80%, so I think quite high worldwide. For immigrant visas, it's much, much higher, because immigrant visas for the applicants, they come with approved petitions from the United States. Payo naman ng US Embassy, sundin ang mga requirements na nakalista sa website, yung mga bank account, yung mga titulo ng lupa, hindi yan nakalista, kaya hindi kailangan. You know, be honest, be prepared. Those are, I think the common features of a visa interview. For people that are just going for temporary travel, you need to show, especially for tourists and visitors, you need to show to the visa applicant that your travel to the United States is there's some legitimate purpose, and then you have the intent to return to your home. Hindi naman apektado ng pagbabago ang mga nakapag-book na ng appointment bago mag-September 28. Ilang pang dagdag na tips, siguraduhin legal lahat ng dokumento, maging tapat sa lahat ng mga impormasyong ibibigay, at good luck sa inyong visa application.